Good morning, magandang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Well, mga kaibigan, una po sa lahat, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, ang vlog pong ito, mga kaibigan, ay patungkol po sa atin at sa FLM family. Kung atin pong matatandaan, kagabi po ay may pahayag si Sir Francis Leo Marcos patungkol po sa usaping humanitarian. May nabanggit po siya doon na sinabi niya na bawal gamitin yung mga humanitarian, bawal lang gamitin, no? Ang mga humanitarian sa ng mga vloggers. Okay. So, alam niyo mga kaibigan, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo na noon po ng una, balikan lang po natin, no? Mula po nang mula sa umpisa, tayo po ay nag-follow at sumunod na po sa kanya. At sa katunayan, nung tayo po ay nakakuha ng ating kauna-unahang salary dito po sa YouTube, yung ating pong first salary ay ating pong inilaan yan sa pag-humanitarian. So doon po tayo nag-umpisa at doon po tayo nakilala bilang taong galang. Nagpapasalamat po ako dahil sa mga pagkakataong yun, mula po nang makita yung kauna-unahang humanitarian na ginawa natin, mula po sa sarili nating kakayanan sa unang sahod ng YouTube dito, ay nag-umpisa naman pong bumuhos ang suporta ng ating mga kaibigan sa FLM family. So, marami po tayong mga ginawang humanitarian mission. Nakapagbigay tayo ng 6 na kabuhayang showcase. Yan po yung baseball card. Mayroon po tayong nagawang isang bahay ni Nanay Marisa. Nakapagbigay tayo ng almost 10 wheelchairs. At marami po tayong mga ginawang pamimigay ng bigas, pakain sa mga bata sa Jollibee. Mayroon din po tayong mga palugaw seri. Tayo po'y nagpapasalamat sa biyaya na yun. Hindi ko po itatanggi na mula po doon sa mga charity vlogs at humanitarian mission ay nagkaroon tayo ng mga sponsors. At ang mga sponsor na ito ay karamihan mula po sa ating mga kaibigan na mga FLM supporters. Kaya't po, kung inyo pong makikita po doon sa aking vlog, ay naglalagay ako ng Inspired by Francis Leo Marcos dahil yan naman po ang binubulong ng puso natin, ang maging inspirasyon siya sa lahat ng ginagawa sa ngalan ng pagkakawang gawa. Sa ngayon po mga kaibigan, doon po sa sinabi niya, may punto po siya. Ibig sabihin, dahil babalik po ako sa charity vlogs, yan naman po ang content ng aking vlog. Hindi at hindi maiiwasan na mababanggit ang kanyang pangalan, lalo't lalo na kung may mga magsusuporta sa akin na nasa FLM. Pero bilang pagrespeto sa kanyang sinabing ito, tayo po ngayon gagawa ng humanitarian base na po sa ating sariling kakayanan. Una, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, umalis na po tayo sa FFCI. Umalis po ako sa FFCI upang bigyan daan yung ating mga ibang kaibigan na may mga kakayahan ding maging leader. So, umalis po ako doon. Subalit sa larangan ng pagbablog, tulad ng sinasabi ko, kapag gumawa tayo ng humanitarian mission, ay hindi po maiiwasan na maikonekta ang pangalan ni Francis Leo Marcos sa atin dahil ang tagal natin naging taga-subaybay at taga-suporta. Pero sa ngayon, lilinawin ko po sa inyo bilang pagtalima at pagrespeto, paggalang sa kanyang sinabi na bawal gamitin ng mga vloggers ang humanitarian. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na mula po sa araw nito, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Ako po
ay magiging independent blogger. Magpapaalam po ako at gusto ko pong maging independent blogger. Bakit independent blogger? Kasi pagiging independent ka, magagawa natin ang lahat. Nawala na tayong, wala tayong iisipin pa. Una, hindi naman ho ipinagmamalaki natin na tayo ay ganito na, tayo ay malaking channel na, at magsasarili na. Hindi po natin winawaglit. Katulad lang sinasabi ko, ako ho ay nagpapasalamat dahil kung wala pong FLM, wala din taong gala. Pero sa pagkakataong ito, bilang pagrespeto at pagtalima sa kanyang sinabi, ako po ay magpapaalam. Ibig sabihin, magiging independent vlogger po ako. Sapagkat hindi po naman natin iiwanan ang pagiging ang pagiging charity vloggers, ang pag-humanitarian. Ito po ang itinuro sa akin, sa aking puso. Ito po ang nakita natin. So therefore, sa pagkakataong ito, officially, gusto ko lang ipaalam sa inyo para kung sakali man gumawa tayo ng charity vlogs, gumawa tayo ng humanitarian mission, ay hindi na po magtaka ang ilang mga tao na at least ginawa natin yan sa ating sariling kapamaraanan. Kung magkaroon man sakali ng mga sponsor mula sa mga miyembro ng FLM family, hindi po rin naman natin tatanggihan yan dahil sila yung mga kaibigan natin. Ito po, maunawaan ninyo ang aking punto. Ito po ay bilang pagtalima sa kanyang sinabi. Dahil kung hindi ko po gagawin ito, maaaring magkaroon ng koneksyon lagi sa kanya. Dahil doon tayo nag-umpisa. Doon po sa mga previous vlog natin na nababanggit ang kanyang mga pangalan, dahil ang nagbigay po ay mga FLM family na mga kaibigan natin. So maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po kay Ma'am Remy Cudo, kay Melba Ackerman Valdez, doon po sa mga FLM family na nagtiwala sa atin, maraming salamat po. So, sana ho sa ating pong pagpapatuloy ng paglalakbay sa larangan ng humanitarian mission, nandyan pa rin po ang ating mga kaibigan na sumuporta. At least sa pagkakataong ito, mabibigyan natin ng pagkakataon bilang isang taong gala kung paano po natin gagawin ang isang charity vlogs. Subalit, gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo na naging kaparte po siya ng journey nito. Maraming salamat, Sir Francis Leo Marcos, sa inspirasyon na ibinigay mo sa akin kung bakit tayo nag-charity vlogs. Maraming salamat sa FLM family sa suporta. At naway, patnubayan tayo ng pong may kapal sa ating paglalakbay, sapagkat after po ng isa nating travel vlog, magkakaroon lang po tayo ng travel vlog, sapagkat maglalakbay tayo at isasama ko kayo. After po niyan, balik po tayo sa charity. Thank you so much po kung nandyan pa rin ang ating mga kaibigan na kasuporta kahit po tayo ay isang independent vlogger. Maraming salamat po. At kung ako man po ay makita ninyo sa mga social media platforms ng ating mga kaibigan saan man, unawaan nyo po ang ating sitwasyon. Nasa larangan ng social media ay kailangan natin patuloy na makipagkaibigan. Mas maganda po ang desisyon na ito. At least wala na po tayong pinagdadalawang isip na magpunta sa saang mga live streaming kung gusto natin makipagkaibigan. Pero never po tayo, sinasabi ko, never po tayo magiging basher. At never din po akong aakyat sa mga live streaming ng mga taong tumutuligsa para kay Sir Francis Leo Marcos bilang respeto sa mga taong nag-subscribe sa akin. Marami po kayong mga FLM family na nag-subscribe sa akin at bilang respeto at pagsilyo ng ating pagiging magkaibigan, pakakaingatan ko rin po yung tiwala na ibinigay niyo sa akin. Sa muli po, maraming salamat po sa pagkakataon na tayo po ay ginamit
sa Charity Vlogs at naging inspirasyon natin ang isang Francis Leo Marcos. Again, sa susunod po, maglalakbay tayo sa ating sariling kakayanan. Ito ho ay malaking hamon para sa akin. Naway dalangin ko, nasa likod pa rin ang ating mga tunay na kaibigan. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyo. Especially, Ma'am Prinsikato, maraming salamat po sa suporta na ibinibigay mo sa akin, sa ating pong mga sponsor nung mga nagdaan pa, yung mga marami ta, mga sponsor natin, Rod Lionheart ng Macau Chapter. Maraming salamat po. Naalala ko po doon, gumawa tayo ng charity vlog sa Rizal. 50 po ng mga pamilya. Manu Cristel, maraming salamat po. Gumawa tayo ng charity vlog tungkol sa 10 pamilyang nabiyayaan natin ng 25 kilos sack of rice. Ginawa po natin yun. Si Ma'am Melba Akar Mabaldes, ang dami pong suporta na ibinigay po sa atin. And of course, si Ma'am Remy, no? Maraming salamat. Leah with the Japan, Binos, Benavesta, yung pong mga taga-Japan dyan, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala na tayo po'y naging bahagi ng charity vlogs na ito, inspired by Francis Leo Marcos. Lugod din po natin pinapasalamatan si Kumaring Marichochi. Kung inyo pong matatandaan, meron po tayong palugaw serye sa ilalim ng tulay at namigay din po siya ng bigas, 25 families na tigli 5 kilo. Maraming salamat po, Marichochi. Maraming salamat po sa pagtitiwala. At syempre, isa po sa gusto kong personal na banggitin bilang pasasalamat, Marilu Werder, maraming salamat po. At least dahil po sa ginawa natin, nakapag-iwan po tayo ng isang magandang alaala na hanggang sa ngayon po ay ginagamit natin sa pagbablog. Ito pong kamerang ito ay binigay po niya sa akin. At nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat po ako sa kanya sa pag-share ng kanyang blessing. At least kahit papano, nagagamit po natin sa pagbablog. Thank you so much sa Marilu Werder. Thank you so much sa Press Milba Ackerman Valdez. Sa lahat po, mga kaibigan, muli, na mga taong sumuporta, na hindi na po natin nabanggit. Meron po dyan mga kaibigan natin na mga silent supporters lang, no? Mga kaibigan na hindi nagpapabanggit. Maraming salamat din po sa inyo. Kaparte po kayo sa ating pong journey, sa ating pong vlog, paglalakbay sa YouTube, sa larangan ng Charity Vlogs. Tandaan ho natin, hindi po natin iwawaglit yan, hindi po natin iwawalay yan, sapagkat yan po ang itinatak sa puso't isipan ko kung bakit hinangaan ko ang isang Francis Leo Marcos at kung bakit po nilakbay natin ang pagtulong. Salamat sa inspirasyon na ito at dito natuto tayong bumaba at makadaupang palad ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Yan po sa ating pong mga 5 FLM Mommies. Thank you so much po pala sa inyo sapagkat mayroon din po silang binigay na tulong para po sa ating isang kaibigan na nagbigay po sila ng pansyak. Maraming salamat po at pampuhunan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Sir Apple G, maraming salamat po. Si kapatid na Silly sa Panta. Edith Gargar. Si Mami Dakel. Thank you so much po sa inyo. At samahan niyo lang po ako ng dasal sa panibagong yugto ng ating pong pag-charity. Hindi po mawawala yung alaala na yan sapagkat meron po naman tayong mga vlog na nandyan po ang pangalan ni Sir Francis Leo Marcos. So maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, sana po, again, sana po nandyan pa rin po kayo sa panibagong paglalakbay ng isang taong dala sa larangan ng Charity Vlogs. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po.